Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, ang ating topic ngayon mga kapatid na pag-uusapan, paano harapin at mapagtagumpayan ang bagyo ng buhay. Alam ko may iba't iba tayong pinagdadaanan sa buhay na maituturing nating mga bagyo. Sa tuwing nasa bagyo tayo ng ating buhay, malamang kung grabe talaga ang bigat, naisip natin ang lungkot. Minsan naman ay takot or panghihinayang at marami pa. Now, sa bagyo ng buhay, ang kailangan mo ay wisdom. Hanapin mo ang advices, encouragement, kung paano ka magplano at mag-isip ng tama. Huwag padalos-dalos sa mga pagpapasya, mahalaga ang wisdom. Hindi ba tuwing nasisira ang ating cellphone, iniisip natin wala nang pag-asa kung sa ating kakayahan. Dahil wala tayong wisdom kung paano mag-repair. Pero kung ipaayos mo sa marunong, ang dali-dali lang pala. Dahil may wisdom sila sa pag-aayos ng cellphone. Dapat ganito rin tayo sa bagyo ng buhay natin. Hanapin natin ang wisdom at matatagpuan natin ito sa banal na kasulatan. Kaya basahin natin ngayon ang 1 Pedro 5:7. Unawain natin kung ano ang mensahe ng Diyos mula sa talatang ito. Ayon sa 1 Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay magmamalasakit sa inyo. Paano harapin at mapagtagumpayan ang bagyo ng buhay? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una, huwag matakot at tumalon. Sa muli, basahin natin ang 1 Pedro 5:7. Ang sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Take note, mayroon po ditong sinabing ipagkatiwala ninyo at mayroon ding sinabing nagmamalasakit sa inyo. So, ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin at anumang bagay sa buhay natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung nakasakay tayo sa isang bangka na hinaharap ang unos o bagyo, kung alam naman nating kontrolado pa nila ang sitwasyon at wala naman silang instruction na tumalon, huwag kang tumalon, di ba? Kasi hindi pa naman malulunod. Kontrolado nila ang panahon. Ito minsan ang problema ng tao, lalo na sa church. Kung may problema ang church, nagsisialisa na, discouraged na, ayaw nang mag-church, negatibo na ang iniisip. Sa halip na magsama-samang harapin para mapagtagumpayan, pastor na lang ang naiwan, nagsitalunan na. Ganito rin minsan sa pamilya. Kung may mga problema, sa halip na tulong-tulong, sama-samang magplano, gumawa ng solusyon, harapin ang dapat harapin, na kapit-bisig, hiwalaya na ang iniisip. Tumalo na agad. Bawat bagyo ng buhay, kontrolado ng Diyos. Mag-stay ka lang sa Kanya. Siya ang wisdom natin. Siya ang marunong. Maaayos pa rin ang lahat. Paano harapin at mapagtagumpayan ang bagyo ng buhay? Huwag matakot at tumalon. Pangalawa, huwag ipagkatiwala sa sarili, kundi sa Diyos. Kaya may mababasa po tayo dito na ang sabi, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos, hindi po ipagkatiwala sa sarili. Pag sinabing ipagkatiwala, para itong manganganak ng sesarian. Ipagkatiwala mo na ang sarili mo at buong sitwasyon sa kamay ng doktor. At tagumpay naman ang lahat. Ganito ang bagyo ng buhay. Depressed ka man, patong-patong na problema, ipagkatiwala mo kay Lord ito. Dahil Siya ang expert doktor ng problema mo. Paano harapin at mapagtagumpayan ang bagyo ng buhay? Huwag ipagkatiwala sa sarili kundi sa Diyos. Pangatlo, huwag sumuko. Ilaban ang pangwalang hanggang buhay. Huwag ipagpalit sa lilipas at mawawala lang din. Kaya nga sinasabi sa 1 Pedro, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Take note the word nagmamalasakit sa inyo. Dahil sa masyado mong pinaglaban ang mga bagay-bagay sa mundo,
nawala ka na tuloy sa Panginoon, di ka na nagtiwala sa Panginoon, wala ka ng magandang relasyon sa Panginoon, parang pinasan mo na ang mundo. Di ba sabi ko, kailangan ng wisdom. At ito'y ang spiritual wisdom. Ito ang solusyon na mapanatag ka, kumalma ka, at magkaroon ka ng peace of mind. Si Lord na bahala sa lahat, dahil nga lahat naman tayo dito sa mundo ay mawawala. Si Lord ay may magandang plano at disenyo sa atin at sa ating magiging tirahan na hindi maluluma, hindi lilipas, hindi mamamatay, kundi panghabang buhay na. At ito ay makukuha at makakamta natin kung hindi mo susukuan. Bagkos ipaglalaban mo at hindi mo ipagpalit sa mga lilipas lamang. Dahil lang ba sa bagyo ng buhay, sumuko ka na kay Lord? Hindi mo ipinaglaban ang relasyon mo sa Kanya? Sino ang lalapitan mo? Sino ang ipinagmamalaki mo? Sila ba ang tunay na solusyon? Ang pinakamalaking problema, kapatid, kung ang tao ay maibulid na sa impyerno, ito'y wala ng solusyon. Ang buhay dito sa mundo, kalusugan man yan, kayamanan man yan, mga alalahanin, mga problema, lahat ito ay lilipas, maglalaho at may katapusan. May problema ka man o wala, mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan o wala, ang lahat ay temporary lang dito sa mundo. So ngayon, all you need to do, dahil may buhay pala na wala ng problema, wala ng sakit, wala ng kahirapan at kamatayan, ilaban lang natin ang ating koneksyon o relasyon sa Diyos. At hayaan natin na siya ang gagawa ng solusyon sa bagyo ng buhay. Ang mahalaga, may sigurado na tayong buhay sa langit balang araw. Huwag sumuko, ilaban ang pangwalang hanggang buhay. Huwag ipagpalit sa lilipas at mawawala lang din. Now, ang ating practical application, una, huwag pagdudahan ang promises ni Lord, kundi ipamuhay ito na may puno ng pananalig. Pangalawa, manalangin lagi sa Diyos na lagi kang matatag at matibay na may tapang na harapin ang bagyo ng buhay. Pangatlo, laging isama si Jesus sa lahat ng problema at hayaan mong siya ang tutulong para malampasan mo ang lahat. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.